Ito ang 2021 Mitsubishi Expander Cross 1.5-liter automatic. Hi everyone, it's me again, Joanne Tu, Senior Sales Consultant. Welcome back to my channel. Ang full review na to ay patungkol sa Mitsubishi Expander Cross. Kung sakaling interested po sila sa unit na to, mag-inquire lamang po sa husband ko na si Mr. Juser Paco, Sales Executive at Mitsubishi Las Piñas. Ang Expander Cross ay top of the line ng Expander. Ito ay ipinalit sa Expander GLS Sport Automatic. Ito ay 7-seater crossover MPV na parang SUV style. Comfortable, spacious, practical, and versatile ang interior design nito. Ang bagong Expander ngayon ay mas naging attractive at mas naging sporty ang dating dahil sa new look front grille at new look bumper design nito. Ito ay may LED positioning lamps at chrome lining papunta sa headlights kaya naman astig ang dating. Ang Expander ay nakilala dahil sa kakaibang design ng headlamp nito. Rugged and elegant ang look kaya super attractive. Isa pa sa nagustuhan ko sa headlamp ng Expander Cross, ito ay LED type na rin po. Kaya naman mas brighter at mas matagal ang lifespan. Kahit ang fog lamps nito ay LED type rin po. Ito naman ang ilalim ng Expander Cross. Sa bukasan ng hood, ito po. Yan. Angat lang. Then, bukas na yung hood. Check naman po natin ang under the hood. Ang Expander Cross ay may engine na 1.5-liter inline-4, double overhead camshaft, 16-valve with MyVec. Ang displacement nito is 1,499cc. Ito ay mayroong max power na 104.5 PS at 6,000 RPM. At max torque na 141 Nm at 4,000 RPM. Ito ay 4-speed automatic transmission. Mayroon itong impressive fuel efficiency dahil ito ay mayroon lang namang fuel consumption na 22.9 km/L. Best in class, di ba? Sa side naman, ang Expander Cross ay mayroong 225mm high ground clearance. Kaya naman, hindi ka matatakot na idano ito sa mga off-road. Ito ay naka-chrome handles at may keyless operation system. Kaya naman, hindi mo na kailangan ilabas pa sa bulsa mo or sa bag mo ang susi. Makakapasok ka na agad in just one press sa button na to. Sa side mirrors naman ng Expander Cross, ito ay naka-power fold na. Naka-power adjust at may side turn signal lights. Ito ay automatic mag-fold out kapag binuksan po natin ang door. And mag-fold in naman kapag sinara natin ang door. Kaya malalaman natin na talagang naka-close na ang mga pinto natin. Pag-usapan naman po natin ang fuel tank. Tara, buksan po muna natin. Iangat lamang po natin ang lever na to. At yan, bukas na po ang fuel tank cover. Ito ay may 45 liter na fuel tank capacity. Press lang po natin and close na po ito. Ang Expander Cross ay mayroon ding silver roof rails kaya naman mas naging sporty ang look niya. Ito ay may bagong design at kakaibang dating ng alloy wheels. May 17-inch 2-tone alloy wheels at ang tires ay 20555R17. Pag-usapan naman natin ang front suspension. Ito ay MacPherson strut with coil spring and stabilizer at may front brakes na 15-inch ventilated discs. Pagdating naman sa rear suspension, ito ay equipped ng torsion beam at ang brakes nito ay 9-inch leading and trailing drums, vacuum brake booster. Ito ay may bago ring fender arch and side body molding, kaya bumagay sa rugged look ng Expander Cross. Pagdating naman sa likod, ito ay may kakaibang LED combination tail lamp. Very stylish and elegant. Meron itong rear fog lamp sa gitna and new design rear garnish. At ang spare tire ay nasa ilalim lang po.
At para naman mas relax at mas safe ang pagpapark natin, ang Expander Cross ay equipped ng rear view camera. Meron din itong third brake light for added safety. Nasa ilalim ito ng rear spoiler. At ang antenna, shark fin type na rin para naman mas bumagay sa sporty look ng Expander Cross. Punta naman po tayo sa loob. Simulan natin sa door panel. Meron itong bottle holders and speaker. Ganun din sa right side door panel. Ang Expander Cross ay equipped ng power windows and power door locks. Ito naman po ang button or switch para sa power adjust and power fold ng side mirror natin. At ito naman po ang switch para i-off ang traction control natin. Stylish and ergonomic dashboard. Ang seats ay new dual tone leather seats, combination of black and brown. Sa steering wheel niya, meron siyang piano black accent dito sa baba. Ang steering wheel ay 3-spoke leather wrap with brown stitches. Ito naman po ang audio control. At ito po ang cruise control. O diba po, very convenient kasi pwede natin kontrolin dito sa steering wheel. At ang cluster, white lit high contrast instrument meter display with chrome accent. And then ito, dito sa driver side, strap lang siya para sa ticket. And dito naman sa passenger side, meron siyang vanity mirror din with cover. So, ito yung map lights natin. Ayun lang. Lobat. And it's so easy to start the engine kasi i-press mo lang siya dito. Start-stop engine na siya. So, yan. Napakadali nating i-start yung engine natin. And ang maganda pa dito, tignan natin dito sa passenger side. Yan. Meron siyang lagayan ng sapatos. Yan, di ba? Or kahit anong bagay na pwede mong ilagay dyan, kasyang-kasya yung 2 kilograms, kayang-kaya niya. At ito naman po ang glove box. Malawak siya, kaya marami po tayong mailalagay na gamit na pwedeng magkasya po rito. At may lagayan rin po dito sa taas ng glove box. Yan. And dito, meron ding lagayan. Ayan o, medyo maliit nga lang siya, ang cute niyang tignan. Pero pwedeng kasya dito coins or kahit anong maliliit na bagay. Ito, manual adjust tayo. Dito, sa likod. Ayan. Pwedeng nakaslan. And kung sanay ka na medyo, mas mataas yung sandali. And ito rin, kung patataasin naman natin. Ayan. Counterclockwise lang. And then, pag pabababain naman natin, clockwise. Yan. Yung ikot. And kung i-adjust naman natin siya forward, yan. May hinatak lang ako dito sa harapan. Yan. And kung i-backward natin, dito lang din. Tapos atras ka lang. Yan. And ang maganda dito sa steering wheel natin is tilt and telescopic na siya. So, eto, baba lang natin. Yan. So, yan. Natitilt na siya. And telescopic siya. Ayan. Kita nyo po. Pwedeng ibaba, pwedeng iangat. And then, saka po natin tilak. Yan. Kung saan ka komportable na ayos. So, ito, pwede tayo maglagay dito. Yan. Coins. And then, kahit anong bagay na pwedeng kasya dito, pwede tayo maglagay dyan. Yan. Ito yung cover niya. Pwede ka rin magpapang dyan ng kahit ano. And meron siyang 2 cup holders dito. Yan. Premium look ang dating ng center console with piano black and silver color accents. Meron din, ayan, auxiliary
USB port and may 12 volt power outlet. May socket siya. And ito, pwede ka rin maglagay dito ng kahit anong coins. Yan. And ito, kung sakaling mag-charge ka, ang maganda dito, meron siyang, yan, pwede mo ditong ilagay yung cellphone mo habang nag-charge ka. So, may lagayan, di ba? Ang ganda. Very convenient siya. Pag-usapan naman natin ang multimedia system na Xpander Cross. Ito ay naka-2-din 7-inch touchscreen capacitive discharge monitor. May tuner, MP3 player, USB, iPad ready, and aux-in. Ito ay mayroon ding Bluetooth with mirror link feature, Android OS with amber color display. And of course, hindi mawawala ang GPS navigation. Meron din itong 6 speakers. Kaya naman mas may enjoy natin ang music trip natin. Check naman natin sa second row. Tara, pasok tayo. Ang lupit naman ng map packets ng Xpander Cross. Marami tayong pwedeng ilagay dito. Sa likod naman po ng passenger side, meron din pong map packet. Meron din pong center armrest ang second row seats. Fold-up function ang pagsara, kaya madali lang. Kung papasok naman po tayo sa third row, napakadali lang po niya. Ito po yung hawakan kasi tumble and fold po yung second row. Press nyo lang. Angat. Kung mapapansin nyo, napakaluwag po niya. Yan. Napakadaling dumaan. Kapag papasok po ko sa loob, napakadali po lang po makaupo. And then pwede ko na rin po itong ibaba. Andito na po ako sa likuran. So para naman po makalabas, para makalabas, nandito din po sa side, tutulak lang po. Angat. So, kahit ako lang nagsasak po. Napakadali lang pong lumabas at pumasok. Yes. Nakita niyo po yun, kahit mag-isa lang po siya, nagawa niya pong i-tumble and fold itong seats dito sa second row para mas madaling makapasok dito sa third row seats. Ayan. Sobrang dali niya lang po ibaba. Yan. And yon. Close na siya. And balik na yung seats niya. Sobrang luwag din dito sa second row. Yan. And ang maganda dito sa second row is meron siyang 4 na aircon vents. Yan. So pwedeng ito sa side, yung dalawang side yan, and then ito sa center. Ito naman po yung pinaka control niya sa fan. Yan. Ito naman yung sa third row seats. Yan, may mga handle din. Yan. Check naman po natin dito sa likod. Malawak pa rin po yung cargo space dito sa likod kahit hindi po nakababa yung third row seats. At pag binuksan naman po natin ito, may kita natin may mga compartment yan. Pwede tayong maglagay dito ng kahit anong bagay na pwede nating ilagay. Lalo na pag may outing, pwedeng separate ang fruits, meat, fish, or mga tinapa. Yan, pwede po yan. Kaya very neat at hindi halo-halo po yung mga gamit natin dito. At ang maganda pa rito is merong sariling lagayan yung mga baston umbrella natin. O diba, the best. Sa gulong naman, yung spare tire, kung tatanggalin natin, yan, dyan po siya. Kailan yung pinakatakot. Dito naman nakalagay yung jack at saka yung mga tools. Yan. Sa gilid. Ayan siya.
pain jack, two-hook, tie wrench. Yan. Napakadali lang din sa i-break. Pilayin lang to. Then push. Pati rin to sa gilid, meron to siyang hilaan. Yan, then push. Yan, so mas maluwag na yung compartment natin sa likod. Kung ibababa natin yung dalawang seats dyan sa third row seats. And pwede rin, ganun din dun, kung ibababa natin yung second row seats. Yan. Yan, so ganyan po siya kalapad pag nakababa yung second row and third row seats. And kaya rin natin makapaglagay dito ng gamit na medyo mahaba, basta kasyang-kasya po dito. At ganito naman po siya kalawak kapag nakatambol ang dalawa nating seats doon sa second row seats. At sa bawat side, meron po tayong cup holders, yan, pati dito sa left side. And meron din po tayong 12-volt power outlet. Kaya naman, very convenient nito sa mga nakaupo dito sa third row seats. At para naman ibalik ang sandalan dito sa third row seats, hawakan lang po natin tali na to at hilain lang po natin. Yan. Ganun din po sa kabilang side. Pag-usapan naman po natin ang safety features ng Xpander Cross. Ito ay may dual SRS airbags sa harap. Ito ay inilagay upang matiyak ang kaligtasan at protection mula sa direktang hanggaan sa harap. For added safety, ito rin po ay equipped ng seat belt sa harap na 3-point ELR with pretensioner. May tatlong 3-point ELR sa second row at may dalawang 3-point ELR sa third row. Meron din itong active stability control. Ina-adjust nito ang engine output at automatic na nagpepreno upang maiwasan ng pagdulas ng mga gulong sa mga masamang kondisyon or emergency maneuvers. Meron din itong traction control para malimitahan ito ang ikot ng gulong at ibinibigay ang ikot na kailangan upang manatiling nakakonekta sa ating pagmamaneho. Equipped din ito ng ABS, sinisigurado nito ang sasakyan na manatiling nasa control natin kapag nagpepreno. Meron din itong electronic brake force distribution na namamahagi ng force na kailangan ng bawat gulong upang paiksiin ang distansya ng pagpepreno. Isa pa sa safety features na Xpander Cross, meron itong emergency stop signal system. Ang nagagawa naman ito kapag nagpreno po tayo ng malakas o pinagana ang ABS, ang mga hazard lamp ay automatic na kikislap upang makatulong na maiwasan ang banggaan sa likuran. At ito pa, meron din siyang hill start assist. Pine-prevent nito ang vehicle from rolling backwards kapag nagsisimula ng umakyat. Sa matirik na daan, automatic na pinapanatili ang pagpepreno habang ang paan natin ay nasa accelerator. At grabe, meron po itong Reinforced Impact Safety Evolution Body or tinatawag na RISE Body. Minimize ang cabin deformation habang pinipigilan na umabot sa cabin ang force ng banggaan para maprotektahan ang mga passenger. Added safety rin po ito. Meron din po itong ISOFIX and Teeter Anchors. Salamat sa mga safety features ng Xpander Cross dahil dito, mas feeling safe and secure tayo sa daan.